Hello mga ka-SFT, today is Monday, April 12, 2021 and here are the news you need to know. Sa gitna ng mga agam-agam sa kalusugan ni Pangulong Rodrigo Duterte naglabas ng mga bagong video at larawan si Senator Bong Go. Makikita nag-gogolf at nagmomotorsiklo ang Pangulo sa Malacañang compound sa gitna ng gabi. Pagtitiyak ng senador, maayos ang kalusugan ng Pangulo. Bago nito, nag-post din ang senador ng pictures na nagja-jogging ang presidente. Kanina muling tinanong si presidential spokesperson Harry Roque tungkol sa lagay ng Pangulo at kung bakit hindi siya nagbigay ng kanyang public address noong nakaraang linggo tulad ng nakasanayan. Hindi kinakailangan paglandakan ng presidente na siya'y naninindihan. At an overwhelming majority of our people know na 24/7 ang iniisip lang ng presidente ang sambayan ng Pilipino. Patay ang isang curfew violator sa Calamba, Laguna matapos umunong bugbugin ng mga barangay tanod. Basag ang bungo at may mga sugat at pasa sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan ang 26 years old na si Hernani Jimenez. Sabi ng kanyang kapatid, pasado alas 10 ng gabi ng April 7 nang lumabas si Hernani para bumili ng pagkain pero hindi na siya nakabalik. Nakita na lamang daw nila itong bugbog sarado. Isinugod pa siya sa ospital pero tuloy ang binawian ng buhay. Itinanggi naman ng mga tanod na binugbog nila ang biktima. Sabi ng PNP, sasampahan sila ng kasong homicide. Kamakailan lamang isang curfew violator ang nasawi sa General Trias, Cavite dahil sa matindi umunong parusa na pinagawa ng mga pulis. Samantala, sa gitna ng mainit na issue tungkol sa pananatili ng ilang Chinese vessels sa Julian Felipe Reef, inilabas ng US Navy ang ilang larawan ng pagdating ng kanilang carrier strike group sa West Philippine Sea. April 9 ang dumating sa West Philippine Sea ang Theodore Roosevelt Carrier Strike Group at ang Makin Island Amphibious Ready Group. Nauna nang sinabi ng US State Department na buo ang suporta nila sa Pilipinas kaugnay sa nangyayaring tensyon sa West Philippine Sea. Paalala pong muli, bukas na ang voter registration at pwede po kayong magparehistro kahit Sabado. I-download lamang ang form sa Comelec website at ipasa ang application mula Martes hanggang Sabado, 8 a.m. to 5 p.m. sa Office of the Election Officer. I'm Joseph Morong. Stand with us. Stand for truth.